exist. Well, welcome back muli dito sa ating munting channel mga idol. At kung bago ka pa lamang po napadpad dito sa ating munting channel, ay huwag kalimutang mag-subscribe at hit nyo na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga videong kagaya nito. Well, pag-usapan natin ang mundo ng boxing at ang history nito dito sa atin sa Pilipinas. So sa mundo nga ng boxing, marami na tayong kilalang mga Pinoy na naging world champion sa sports na to. Nagbigay karangyalan nga sa ating bansa upang makilala ng buong mundo. Well, tumatak na nga dyan sa atin ang mga pangalang Flash Lorde, Manny Pacquiao na naging isang 8 division world champion, Nonito Donaire, Jerry Peñalosa, Janel Casimero, at marami pang iba. Alam niyo ba mga idol na may mga Pinoy noon ang nakipagsapalaran sa ibang bansa at naging world champion din? Well, yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pinoy na pangalawang naging world champion ay walang iba kundi itong si Small Montana o Benjamin Gan sa totoong buhay. Si Benjamin Gan ay pinanganak noong February 24, 1913 sa Negros Occidental at may taas na 5 feet and 4 inches na kumakampanya nga sa flyweight division na kung saan sa mga panahong ito Pinoy nga ang pinakamatitinig sa division nila. Siya po ay inspired nitong si Pancho Villa na kilala natin bilang kauna-unahang Pinoy na naging world champion sa flyweight division. At nagumpisa nga po ang karir nito sa murang edad pa lamang nang mabalitaan niya na ang kanyang kababayan na si Francisco Gilliedo o Pancho Villa na naging matagumpay ang karir sa US ay naging inspirasyon niya ito upang aralin ng boxing hanggang marating niya kanyang professional career noong 1931. Small Montana ay may boxing record na 83 wins, 24 losses, 18 knockouts, and 10 dito ang natapos by a draw. Bagamat hindi ganun kataas ang KO percentage niya, ay may mataas naman na ring IQ pagdating sa laban. Halika't ating balikan ang ilang laban niya kontra dito kay Pat Palmer at Midget Wolgast. Facing the ball. Ball goes up high, and the ball dancing away. And they're going after it.
nang makuha nga niya ang panalo laban dito kay Midget Wolgas at naging pangalawang Pinoy na world champion, ay tumungo naman siya sa London noong January 9, 1937 upang dipinsahan ang kanyang titulo na hawak. Laban naman yan kay Vinnie Lynch ng Scotland. Sa kasama ang palad mga idol ay natalo siya nito sa puntos sa pagkatapos ng 15 rounds na kanilang laban. Pero di pa nga dyan nagtatapos ang journey niya sa boxing. Matapos niyang matalo kay Vinnie Lynch ng Scotland, ay nagtuloy-tuloy pa nga po ang mga laban nito. Makalipas lamang ng isang buwan, ay muli naman itong lumaban kontra kay Tiny Bostock. Ngunit natalo po siya nito. Hanggang makalaban nga niya ang dalawang Pinoy na elite fighters sa kanilang division na sina Little Dado o Eleutero Sapanda na isa rin niyang kababayan na taga Negros Occidental at Little Pancho na half-brother ni Pancho Villa. At dun nga ay dinagawang magtagumpay sa kamay ng kanyang mga kababayan. Bagamat sa kabila ng mga pagkatalo niya, ay may mga ilan laban pa din siyang ipinanalo. So mga idol, ang pinakalas ng kanyang laban ay noong August 1, 1942 kontra dito kay Luis Castillo. At pagkatapos niyan, ay tuloy na siyang nagretiro o na maalam sa mundo ng boxing na may edad lamang na 29 years old na may total career fights na 118 fights. So napakarami po niya mga idol. At ginugol niya na lamang ang kanyang mga nalalabing buhay dito sa Pilipinas. At noon ngang August 4, 1976 ay tuluyan na nga itong pumanaw sa edad na 63 years old sa La Carlota, Negros Occidental. Tunay nga hindi matatawaran ang kanyang mga naiambag sa sport ng boxing. Kaya't mga idol, huwag po natin silang kakalimutan na minsang nagpakilala sa atin sa buong mundo at nagbigay karangalan sa Pilipinas bilang tanghaling may pinakamahusay na boksingero sa buong mundo.